Patch ko. Tingnan mo to, oh. Tingnan mo to. Sa'yo to. Sa'yo nga ito. Oo nga ito. Play-play mo to mamaya, ha? Mamaya, ha? Pagtapos natin i-review, ha? Ay, nilayasan ako. Yung napakagastos talaga pag tumatandang aso. So, i-unbox natin to mamaya. May gagawin lang ako sandali. Pero, part ito ng kanyang pagtanda. Kaya, mamaya, medyo happy siya naman. At saka medyo gumagaling ng aking aso. Bumaba ng uric acid niya sa last laboratory niya. Ang gastos. Pero mahal ko kasi. Love na love ko kasi yun eh. Anyway guys, mamaya ha. So as promised guys, i-unbox ng Lola ito. Para kay Hachi ko to. Teka, ayaw pa kuha ng gunting. Okay. Hachi ko, huwag ka wiwiwi sa ano ha. Huwag ka wiwi sa tama ha. Ang matong aso ko. Oo. Ang galit-galit niya, pero talagang mahal ko lang talaga, kaya tinitiis-tiis ko. Wag dyan! Ah, yun na naman siya. Oh, yan mo na nga. Matanda na rin kasi eh. Guys, ano to? Teka, sana yun, hindi ko pa ito na-disintek eh. This is a bed, dog bed to. So, ito siya, oh, yan. Inopen na natin. Hindi naman ako masyadong magdududa kung ano siya, kung medyo may damage or what, kasi it's made out of wood at saka cloth. Ito yung pinaka-cloth niya. Kaya assemble ko to para sa inyo ngayon para makita niyo kung paano. Ito siya, yung pinaka-cloth niya. Yan. And then, may two types of wood siya. Actually, 3 types of wood nga. But anyway, meron siyang pang paa. At saka meron siyang pang dito o, pang house dito. Dito to nilalagay. Saan ba siya? Ayun. Ito. Ayun, dito siya. So, dito siya ilalagay. Yun ang pagkaka-idea ko ha. But anyway, bubuuin ko siya ngayon. Buuin natin. Try natin. Practice muna. Ayun, may mga butas naman kasi. Tapos dyan yun siya ilalagay. Ganun. Yan. Pero ilalagay muna natin yung tela. Siguro, yung longer, di yung longer wood din. Kasi yung isa, shorter wood naman. Yan. Shorter wood, longer wood. So, i-shoot muna natin siguro yung ano, yung longer, no? Para may space pa mamaya pa doon sa shorter wood. Natural. Pare-parehas kaya ang paa. Tingnan nga natin kung pare-parehas. Ang alam ko talaga pare-parehas. I was playing with this hangkin. May inlagay ako sa pin niya. Kaya gusto niya yung sa pin. Kaya lang kasi yung sa pin, malapit sa sahig. Ayaw niya nang may kama siya. Ang gusto niya, yung ayaw niya kasi mag-naiinitan. Kaya nirarayuma siya. Ayan, apat ang paa. Natural. Buuin nga natin. Dito muna ako mag-i-start sa isang, sa siguro ganito na lang. Ay! Pwede sandali. Start tayo sa isang mahaba tsaka isang maiksi. Ito yung maiksi. Dito yung maiksi. Parang ganun ang kalalabasan niya eh. You have to start somewhere, di ba? Pagkasabi ng kandira. Para makita niyo lalo. Ayan! So, pagka nandiyan na yan, kuha tayo ng isang paa. And then, natural, yung mas mahaba, natural, para sa ilalim yun. Parang puzzle lang siya eh. Tapos, natural. Ayun! Sakto. Then, konting puktok siguro. Para pumasok siya. Ay, nakakangilo! Nakakangilo ito. No? Teka, sandali, kukuha ko ng konting pampukpok. Wait lang. Ah, meron ako dito yung bato pa. Anyway, hanap ako ng pampukpok. Dito lang. Dito na lang, nasa tabi ko lang ang toolbox ko. Kaya lang, nakaano na. So, push ko muna guys ha. Ayan guys, nabuo ko na yung tatlo. Ito na yung pinampupukpok ko. Mismo yung kahoy niya na mismo. Hanap ako ng hanap na yung pampupukpok kasi ayoko magasgasan yung kahoy. Kaya, ayan, ito na pinapupukpok ko.
mismo. Kaya lang pagdating dito sa isang tola na ako ipapupukpok. Kaya pinupukpok ko na yung dapat mapukpok. So, eto na siya. Ay! Tingnan mo natatanggal. Kasi nga hindi masyadong napukpok. Eto sandali. Pero eventually naman, kapag ka nakakabit na lahat ng paa, hindi na matatanggal kasi itong tela na mismo ang magse-secure sa kanila. Kaya hindi basta-basta rin matatanggal yung mga paa. Teka, shoot ko lang to. Oh. Last na to. Ito na yung pinakamahirap kasi natural. Last paa na siya. Ayun! So, nakakapit naman na siya kasi itong tela mismo yung nagpupul sa kanya. Kaya hindi rin basta-basta matanggal, oh. Shoot naman na eh. Yung iba lang ang medyo masikip, pero yung iba naman maluang. Itong tela ang nag-hold in place sa kanya. So, ito siya, guys. Diba? Mapapakita ko sa inyo, ha. Tingnan natin kung hihigaan siya ni Hachiko, ha. Ang laki-laki din pala. So, pwede siya for small. Tingnan natin kung anong size. Wala, nangawala yung ano ko, tape measure ko. Saan ko nilagay ayon? Tingnan natin kung anong size niya, ha. Ang size niya, guys, siguro to, small to medium dog pwede. So, 50 cm by 43 cm. 50 by 43. Oh, malaki-laki na, guys. Kasyang-kasyang kay Hachiko to, maano naman matulog. Yung matipid nga sa tulog, pag bumalukpat, baka kahit na kalahati lang ito, pwede na sa kanya eh. Ano kaya, gawin ko medyo itahi ko, plus gawin ko kalahati lang. Kasi pwede ko pa naman lagari eh. Ang maganda kasi dito, guys, since ano siya, parang puzzle siya, pwede mong adjust yung ano, yung kung ano lang yung kailangan niya. For example, kung pusang maliit lang naman. Kasi may mga aso, may mga pet tayo na ayaw masyado ng maluwang na higaan. Ang gusto nila yung nakasiksik sila. Alam nyo yun? Katulad ng aso ko, gusto niya yung nakabaluktod siya, nakasiksik lang siya sa isang tabi. So, masyado pang mataas yung allowance na pwede kong gawin. Pwede ko sigurong putulan siya hanggang dito kasi it's too big eh. Pwede nga ito sa medyo medium size na aso. Pwede ito sa chihuahua. Ay, chihuahua. Shih Tzu. Pero sa chihuahua, masyado na itong malaki. Dapat ang chihuahua siguro mga hanggang dito lang. Pero madali ko lang maia-adjust yun. Alam nyo paano? Kasi itong tela na to, pagkalagari ko, ikikrimple ko lang siya na ganun. Di ba? Parang nagkakaroon siya ngayon ng design, di ba? Pwede yun. May nakita na akong gumawa nun eh. Krimple niya kasi masyado nga naman itong malaki. Ito na kasi yung ano, single size lang kasi siya. Meron pang malakihan, pero ito yung pinakamaliit. Pang dalawang chihuahua, pwede to kung magtatabi sila. But anyway, andito na to. Kaya ako na lang ang mag-a-adjust. Dapat siguro sa chihuahua mga hanggang dito lang. Ayan. Ito lang. Ayan, hanggang dito. Ganyan lang. Kasi ayaw niya ng malaking space. Nalulula siya. Anyway, tingnan natin. Natawagin natin si Hachiko, ha. Pause ko muna. Paborito niya kasi yung sapin na yan, kaya siguro talagang aakit siya dyan. Try natin. Medyo takot umakit tong aso ko eh. Ewan ko ba may phobia siya sa konting, kahit konting taas lang. Ayaw niya na. But anyway, kayang-kaya niya tong akit eh. Kasi kulungan niya naman aakit niya eh. Kaya kaya niya siguro to. Hachiko! Hach! Come. Lika, dali! Dali, Hachiko! Ayan na siya. Look, oh, Hachiko! Oh, look! Oh! Diba? Oh, dali, up. Ay! Up dito. Do, baby, oh. Lika, dali, come. Up dito. Ito, ito, tinama dito sa pin. Oh, ayan. Yan, oh, dali, up doon. Up. Sige yan, kaya mo yan. Dali, up doon. Wow, ang galing naman ng baby ko. Sige na, up lang. Up. Kinuha niya lang yung sapling niya. up dito. Oh, baby, oh, dito. Dali. Kinuha niya lang yung sapin niya. Anyway, sasanayin ko na lang. Hindi niya maiwan-iwan yung sapin niya ngayon eh. Iwan ko ba? Yan ka, isa-isa sapin na paboritong-paborito niya. Ako, wag mo kukunin sa kanya lahat. Hindi makakatulog yan sa gabi kapag wala yung sapin na yan. Kaya tinatsaga ko na lang laban ng kamay every week. Para at least kahit papano malinis. Teka. Hatch ko, sige na, dali na. Liko na, dali na. Come. Hachiko, come.
Dito. Hindi niya alam paano aakyat eh. Alika na, nana. Ay, nako. Ang bigat-bigat ng baby ko. Ay, galing-galing, oh. Ang galing. Wow. Ang galing. Ang galing, no? Wow. Wow. Ang saya-saya naman ng baby ko. Tata! Look at that, chico, tata. Tata! Look at that, chico, tata. Oh, ang galing-galing naman ng baby ko, oh. Oh. Hindi, sinampa ko. Pero kaya niya sumampa. Diba? Oh. Look, guys, oh. Gusto niya na kagad. Type na type niya. I think I was wrong. I think sakto lang siya pang chihuahua. Kasi itong chihuahua ko hindi naman to teacup eh. Medium size to eh. Saktong-sakto lang sa kanya. Nakakatuwa naman. Kasi pagugupit ako, at least hindi niya hinihigaan yung mga buhok. Nahihigaan niya kasi yung mga buhok eh. Ngayon, maganda na. May higaan na siyang maganda. Ah, nagustuhan niya. Hindi na siya umalis eh. Hindi na nga siya umalis eh. O, natatakot lang bumaba. Come, tingnan nga natin kung natatakot. Come, sige, dali. Come. Ay, galing. O, dito ulit. Dito, dali. Dito. Dali na. Oo. Dito. Dali, up. Dito. Dali na, up. Yun, marunong na. Ang galing-galing naman. Gusto mo yan? Patitibayan ng mama yan, ha? So, lalagyan ko pa siguro ng mga amendments. So, bibili ako ng cloth lang. Tapos, itatahi ko ulit para medyo kumapal-kapal. Ang medyo, ano ko lang, issue ko lang sa kanya is yung cloth niya is cotton. Sana, pagdating sa mga gato, at least nylon para madaling linisan. Pag cotton kasi, medyo bibigay ito pagkatagalan eh. Hindi makagaangan. 4 kilos kaya ito. Kaya may sakit na uric acid eh. But anyway, thank you, Shopee. Ay, guys, binili ko to nga pala sa... Teka, sandali ah. Wait lang. Nadi-deliver lang kasi eh. Ay, nakaano pa yung Shopee ko. Ay, ang talagang hinigaan niya na, guys. Susong ko, may chihuahua kayo, guys. I think you better buy one of these. Hindi ka niya na talaga nagustuhan niya. Ang galing. Gusto mo na yan, baby? Gustong-gusto mo siya? So, binili ko siya. Ang tawag sa kanya is cat hammock. Actually, pampusa siya. Pero pwede rin naman sa aso. Hindi lang naman yung pampusa, ano? Check nyo siya si Happy, ha? Ito siya, oh. Cat hammock. Mabagal ang aking internet. Or mabagal ang Shopee. Ayan siya. Kaya lang, natural, pwede rin naman siya sa pusa, di ba? Ang store name is... Malabo na mata ng lola, hindi na naman ako nagsalamin. Eh, yung kamay ko madumi. Marami siyang klaseng color. Ang dami-dami kaya. Ang store name, hindi ko makita ang store name. Ah, oh, nasa na ba yung chat? Ayun. Ano to? Ayan, oh. Tignan nyo nalang kung ano yung store name. Ayan. So, ang pangalan niya is... Excuse me, best. Excuse me po. Ano ba yan? Ano yung lola? Ayun. Ang pangalan niya is Cat Hammock. Okay? Meron siyang blue, yellow, gray, at saka dark blue. Ayan. Dark blue kinuha ko para di madumihin. Ano kaya? May replacement cloth din siya. Ayan. May mga replacement cloth din siya kung gusto mong bumili ng replacement cloth. Bibili na ako kagad ng replacement cloth para madali-daling labhan kapag kakailangan na at madaling bumaho pag aso eh, di ba? Anyway, thank you guys! I hope nakatulong ako sa inyo. Guys, nakalimutan ko sabihin, subscribe to my channel para makita nyo ulit yung mga kagagahan ko at mga kalukalukahan ng lola. Don't forget to subscribe, please! Maraming salamat!